Guys, look at this stock. NuScale Power Corporation. Tumaas siya na 17.22%. Okay, technically, yan, nag-breakout siya dito. Kasi dire-diretso na siya pataas. So, you know, 17.22% in one day. Pero kung titignan natin yung kanyang financials, wala naman din siyang news. Meron siyang news 6 days ago pa. Jim Cramer calls AST Space Mobile overvalued. Titignan nyo yung earnings. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Okay. Second quarter of 2024. It is down by 129.96%. Imagine that. Pero ngayon tumaas siya na 17%. O tignan din natin yung income statement niya. Revenue niya dwindling pababa, negative. Umano, $967,000. Yung kulay green net income pababa din. Yan, no, negative almost 30 million negative. Ha? Negative 27.62 million. Tignan niyo yung margin niya. Net margin niya pababa. Bumaba ng negative 2,855.95%. Ganun kalaking binaba. And yet, yung price niya tumataas. Guys, pa-comment nga sa comment section kung ba't ganito, ba't tumataas siya. So, simply, di walang pakialam yung stock price sa financial performance ng isang company. Kaya, yun, kailangan pa ba natin tumingin sa fundamentals, if that's the case. Kung titignan nyo to, technicals nyo, strong buy ang recommendation. Pagdating sa mga analyst ratings, buy. And but why? So, yun. So, if you have any ideas, please, write in the comment section below. Tingnan natin itong, technical sa. Okay. Strong buy siya. Okay. RSI niya, nasa 76.07. Moving average niya, 10 days, 17.95. So, yan. Puro buy. MACD niya, buy. Momentum, buy. Simple moving average, buy. EMA 50, buy. So, sa technicals, halos lahat. Hindi suggestion, recommendations. Okay, tingnan naman natin sa, dito sa ating mga analyst. So, actually, forecast nga nila, bababa eh. Oh, pero, how come, 21.68, yan, no? Parang, baba siya. Bababa to, 39.27% down. Dapat niyo kami pinapabay. 6 analysts offering 1-year price forecast for NuScale Power Corporation have a maximum estimate of 21 and a minimum estimate of 4.50. Ba't tayo bibili? Ayun guys, just sharing this, para alam natin na yung technical, hindi tayo nakabase sa iba yung fundamental. So, it's up to you kung saan nyo ibabase yung decision making nyo pagbibili kayo ng stocks. Oh, it's 17.44. So, kung meron kayong 1 million, may plus 3 million na kayo ngayon. Eh, kung meron kayong $100, meron kayong $3. At kung meron kayong 1,000, meron kayong $32 per share, per share. So, compute na lang yun, guys. Okay? So, guys, thank you. May the prophets be with you. Bye.